Hi mga kabay, nandito po ako ngayon sa St. Joseph Homes, Calamba. Sa ngayon po, itong St. Joseph Homes, Calamba ay located po siya ng Barangay Laguerta, Calamba. Paano po pumunta dito mag-commute? Ang sakayan po nito ay from Mayapa Church, paakyat po dito sa Mahada, Palo Alto, and Laguerta po. Sa ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung available house and lot po namin dito, si Maria Model, lofted type po siya. Tara guys, samahan niyo po ako, ipapakita ko sa inyo si Maria Model. Itong si Maria Model po, may space pa po kayo sa harap. Yan. Ito po ay lofted type na row house, na lofted type na may mga 10 units po yan magkakadikit. Then, pag gusto ang lot area po ni Maria Model, pag end unit po, 54 square meter. Ang floor area po niya ay 32 square meter. But the inner unit niya po ay 36 square meter. Kapag naman po, pag end unit, ito may lot area pa po kayo dito sa gilid. Yan. May mga 1 meters mahigit po ang lupa nyo po dito, mga hanggang dito po yan. Yan. Ito po yung maging space nyo pag end unit po yung kinuha nyong bahay. Tara guys, sa ngayon titingnan natin yung model house namin. Itong model titingnan po natin ngayon ay naka-dress up na po siya, tapos naka-tiles, tapos may mga gamit na po. Pero ang turnover po talaga nito ay naka-bare type lang po. Tara guys. Ito po, naka-tiles na po. Ito yung papakita ko sa inyo ay naka-dress up na po. At dito po yung parang sample lang po ito. Ito po yung living area. Tapos may sofa, may table kayo dito. Tapos may TV. Maluwag po yung yung living area. Tapos dito naman po, tapos dito may pwede pa kayo maglagay ng mga gamit o upuan. Tapos dito na po yung CR. Yan. Ang CR naman po ay may sink, may toilet and bath, toilet na po and shower na rin po yan. Tapos dito naman po, ito naman po yung dining table, tapos kitchen. Yan. If ever naman itong kitchen, gusto nyong lumuwag talaga, itong kitchen nyo po, pwede nyo po ilipat sa likod ng bahay. Yan. Para paglipat nyo po, yung likod nito, pwede kayo mag-extension. Tara guys, titingnan natin sa likod. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na likod ng bahay nyo po. Yan. Malaki pa po, yan. Kasi talaga yung dito nyo po ilagay yung dirty kitchen o at saka yung washing area pag naglalaba po kayo. Tapos pwede nyo agad bubungan yan. Or if ever, pwede pa kayo maglagay ng second floor sa taas. Extension, paglipat nyo po. Yan. Itong unit naman ito, hindi naman siya mahigpit talaga. If ever, pagdating ng 2 years, pwede nyo po palagyan ng third floor. Okay, pasokin natin ulit. Then, titingnan natin yung yung taas. Itong ito yung sasabi ko pong na loft type kasi ang ceiling po talaga niya ay kalahati lang, hindi pa siya nakabuo na second floor. Yan, kalahati lang po ng bahay ay may second floor. Tara titingnan po natin sa taas. Ito, maganda po ito kasi na row house na may lofted na po. Pag may bisita po kayo, makikita nyo agad sa baba. Yan. Dito yung may isang bedroom po siya dito sa taas. Yan. May kama po. Yan, malaki po. Tapos pwede po dalawang bedroom yan. Tapos dito may table pa kayo dito. Tapos mayroon pa po kayong drawer sa mga gamit o mga damit. Tapos yan.
Tapos, if ever na gusto nyo talaga ma-extend pa, lumuwag, pwede kayo mag-extend yun. Sabi ko kanina na ano, pwede nyo gawing second floor para ma-maximize po. Yan. Itong pinapakita ko po sa inyo ay naka-dress up model na po. Pero ang turnover po talaga namin ay wala pa siyang tiles, walang kisame, walang provision of bedroom ganito. Yun po. Tapos ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung core type lang po na bird type na kung ano yung turnover. Tara, pupuntahan natin sa kabilang model po. Hi mga kabahay, ako po yung nagbabalik sa inyo na ipapakita ko sa inyo ngayon ang turnover model po namin na bird type. Na si Maria model, ang lot area po niya ay 36 square meter, ang floor area po niya ay 32 square meter. Tara guys. Ito po yung dito may ito po yung inner unit na may space pa po kayo sa harap at saka sa likod. Pero wala na po kayo sa gilid kasi inner na po kayo nakalagay. Yan. Ito na po yung si bird type na wala pa siyang tiles, walang kisame. Yan. As in bird type lang po siya talaga na, pero yung wall po niya ay naka primer paint na po yan. Kung gusto niyo anong kulay ang pwede niyo ipintura, nasa inyo na po yun. Madali na po yung ano. Then ang CR naman po niya ay itong pinapakita ko po, ito na po yung actual na turnover po niya. Na may tiles na po yung floor area ng CR, may toilet na rin po, may sink, may ano na rin po, may sink, then shower. Yan. Then yung mga kuryente naman sa katubig, nakaabang na po yan. Then, dito sa likod naman, may likod pa, sasabi ko po sa inyo, tapos yung mga window po niya ay naka-sliding window na po siya. Dito rin po yung ano, yung may space pa din po kayo sa likod na almost 1 meters may get ang lapad po niya. Kaya malaki pa po, magiging washing area o saka kitchen area niya po. Tapos pwede niyong bubungan agad or pwede niyo pang ano, magpalagay pa kayo ng second floor. Yan. Tara, titingnan din po natin sa taas. Ito din po yung hagdanan. Wala pa siyang tiles talaga. Kung ano yung pinapakita ko po sa inyo, ito po yung actual na turnover niya. Yan. Ito po yung ano niya, yung turnover niya na walang kisame. Pero yung mga kuryente at saka nakabang na po yan. Yan. Saka yung mga kuryente po. Maganda po siya kasi medyo maluwag kasi may second floor na po kayo dito sa ano. Hindi na kailangan kayo maglagay ng room sa baba. Pero pag if ever na gusto niyo po na pasarado dyan, pwede naman po yan. Kaya lang hindi naman mahigpit si developer, pwede niyo po na didiretso po yan. Para maging buong second floor na po yan. Hi guys! Pag gusto niyo pong makita yung location, itong model house, pwede po kayo magpa-schedule sa akin ng ano, ng site ripping or mga details or more information. Pwede nyo po ako kukontakin ng sa my number 0947-489971. Ako pala si Kabahay Harwell Bulay. Thank you guys!